Personal na ininspeksyon ni na DILG Secretary Mar Rojas at PNP Chief Director General Alan Purisima ang detention cell kung saan ikukulong si Napoles. Sakaling matuloy ang paglilipat kay Napoles sa Makati City Jail, makakasama niya roon ang dating kasambahay niyang kinasuhan din niya ng qualified theft. Live mula sa Makati City Jail, may report si Raffy Tima. Raffy? Jessica, bago mag-alas 8 ngayong gabi, personal na nagtungo nga rito si DILG Secretary Mar Rojas at PNP Chief Police Director General Alan Purisima para nga inspeksyonin yung lugar kung saan ikukulong si Janet Lima Napoles. Magkahiwalay na dumating dito si Director General Purisima at Secretary Mar Rojas para nga daw personal na makita ang lugar. Ito ay sa kabila ng ginawa ng inspeksyon dito ng isang team ng CIDG-NCR ngayong hapon para nga makita kung ligtas ang Makati City Jail para sa itinuturong utak ng 10 billion peso pork barrel scam. Ganito raw katindi ang kagustuhan nilang masiguro ang kaligtasan ni Napoles base na rin sa bilin ni Pangulong Noynoy Aquino. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Secretary Mar Rojas. Tinawagan ako ni Director General Purisima, nasa Malacanang ako, kaya nagtagpo kami rito para personal na tingnan, para kami rin mismo na makakapagsabi sa Pangulo na nakita namin at yung kanyang pagtiyak sa kaligtasan ay siyang matutugunan dito. Ang pinakahuling bilin ng Pangulo bago ako umalis sa kanyang tanggapan ay sabi niya, Mar, isipin mo na lang, no, ang pananagutan na din kung may nangyari dyan. Kung may mangyari dyan. Anong iisipin na baka kasama pa tayo sa pagtatakip, sa pagtatago ng katotohanan. Kaya siguraduhin mo na ligtas yan, no? Kaya personal na ako mismo at saka si Chief PNP ang nandito, yung chief ng CIDG nandito para siguraduhin yung kaligtasan. So, napakaraming nalalaman itong si Miss Janet Napoles, no? Siya ang nasa sentro nitong kontrobersiya nito at hindi nating nais na may mangyari sa kanya. Para mabigyan siya ng pagkakataon na maisiwalat, masabi, mabigay kung anuman ang mga impormasyon, ebidensya o kaalaman dito sa mga nag-iimbestiga dito sa scam na ito. Si PNP Chief Director General Purisima hindi na nagsalita sa kamera pero sa personal kong pakikipag-usap sa kanya, sinabi ng pinuno ng PNP na ito ang implikasyon ng pagsuko ni Janet Lim Napoles mismo kay Pangulong Aquino. Lahat ay kanilang gagawin para masigurong hindi mapapahamak ang kauna-unahang fugitive na sumuko sa isang pangulo ng bansa sa loob ng mahabang panahon. Una rito ay kinumpirma sa atin ng warden ng Makati City Jail na nakakulong din dito ang isang dating kasambahay ni Janet Lim Napoles na kanyang ang kinasuhan ng qualified theft. 2 taon na raw itong nakakulong dito at naka-detain sa Dorm 1 ng Women's Detention Facility. 103 presong kababaihan nga daw ang nakakulong ngayon dito na nahahati sa 2 malaking selda. Sa ngayon ay pinag-aaralan na umuno ng mga security expert kung alin sa 2 maliit na opisina sa loob nitong Makati City Jail ang paglalagyan kay Napoles. Depende kung alin dito ang pinaka-secure para sa itinuturing na high-value inmate. Magdadagdag din daw sila ng seguridad sa loob at labas nitong Makati City Jail, lalo pat napapaligiran nito ng mga pribadong kabahayan sa gilid. At sa likuran naman ay ang University of Makati. Hindi pa rin masabi ng mga otoridad kung anong oras dadalhin dito si Napoles for security reasons, kaya anumang oras na handa na ang kanilang detention room ay pwede na siyang ilipat dito. Jessica? Okay, Raffy, any information kung nakapag-execute ng affidavit or anumang salaysay itong si Napoles mula nung siya ay sumurender kagabi? Walang nababanggit na ganyang impormasyon, Jessica, kay si Secretary Mar Rojas nung ating makausap kanina. Maging itong mga police officials na ating nakausap ng privado kanina, wala naman silang nabanggit na nag-execute na siya ng mga affidavit. Ang kanilang pinagtunan daw ng pansin ay yung seguridad nitong si Janet Lim Napoles, kung kaya't kanina ay halos lahat ng matataas na opisyal ng BGMP ay nagtungo na rito sa Makati City Jail. Kabilang na nga itong si Secretary Rojas at si Director General Alan Purisima. Okay, Raffy, I don't know kung yung setup dyan sa Makati City Jail ay yung natatandaan ko pa nung araw, pero ang naalala ko noon ay talagang medyo siksikan din. Katulad din ng ibang mga city jail, no? Siksikan yung mga inmates sa loob. Ikaw ba nakapasok na dyan?
Hindi tayo nakapasok, Jessica, bagamat hanggang doon lang tayo sa gate 2 nitong City Jail. Pero nakausap natin yung warden nitong Makati City Jail at sabi niya ay 100% lang yung occupancy nitong male dorm nitong Makati City Jail. Medyo maluwag yan, Jessica, considering na kapag ito ay 100%, ibig sabihin ay talagang eksakto lamang yung bilang ng mga inmates. Pero doon sa may women's facility ay 80% lamang. 103 yung bilang ng mga inmates dito at maluwag pa raw yung kanilang pwesto dahil isang dalawang malaking kwarto lang naman yung selda at nahahati nga ito sa mga bunk beds na tinutulugan ng mga inmates, Jessica. Okay, at meron ka rin nabanggit na kung hindi man dyan sa dalawang dormitoryo siya ilalagay, pati yung mga opisina na pwede niyang pansamantalang pagdetenan sa kanya, ininspeksyon din ni Secretary Rojas at ni General Purisima? Yes, Jessica. Nirule out na nila, Jessica, yung dalawang dorm para sa mga kababaihan na ilalagay dito si Napoles dahil nga hindi raw nila pwedeng ihalo sa general population ito yung Sinapoles dahil nga sa issue ng seguridad. Kung kaya't ang kanilang pinag-aaralan ay dalawang maliit na opisina dito sa loob mismo ng compound ng Makati City Jail. At ito yung pinag-aaralan kung ano yung pinaka-secure sa mga maliliit na opisinang ito. At pagkatapos ay tatanggalin yung mga gamit na narito para naman gawing pansamantalang detention center para dito kay Janet Lim Napoles, Jessica. Okay, ano naman ang balita dun sa kanyang kapatid na kasama rin hinahanap, no, bago siya sumuko kagabi? Kanina, Jessica, nung nakausap na natin yung warden, ang issue lang nila ay kay Janet Lim Napoles dahil nga babae at talaga siya yung main high value inmate, kumbaga. Pero nung para naman sa kapatid nitong si Janet Lim Napoles, sabi niya ay pwede naman siyang ihalo na sa general population itong mga inmates dito dahil nga medyo maluwag pa naman bagamat 100% ang capacity. Kung pag-aaralan yung iba't ibang mga jail, Jessica, ay over 100% yung capacity dito. So ibig sabihin, siksikan. Pero dito, hindi naman daw sila siksikan. So pwede daw ilagay sa general population itong kanyang kapatid sakaling mapunta siya rito, Jessica. Maraming salamat, Rafi Tima.